What's up mga lods? Back again with another video. Ayan, quick video naman tayo about a question sa ating hopefully one of our subscribers. Shout out natin to mga lods, si Boss Eman Rapiza. So yung message niya is about 3 weeks ago. Ayan, depende kung kailan ko ito mapopost at may edit yan. So ang tanong niya is, ito post natin yung tanong niya. Question lang, most po continuously suggested to take whey protein. When to stop and when to start taking again? Okay, yung sa i-ano lang natin, i-shortcut na lang natin. So ang tanong niya is, kung nagtitake ka ng whey protein, kailangan ba nating mag-rest in between dun sa intake natin ng whey protein? Katulad ng let's say creatine, which is I know some people na nagtitake siya continuously, walang stop, alright? And meron namang nag-stop din. So, share natin yung opinion ko about this. So, I'll see you, sir. Mga sir. Stay tuned. Okay, mga lods. So, alam na natin to. Routine na natin to. Napapansin ko lang, mga lods. Sayang yung mga nanonood sa akin. Walang, subscribe. Well, hindi nagsasubscribe. Sayang yung Gmail account nyo. Gamitin natin yan, mga lods. I-click lang natin subscribe button para makatulong din tayo sa channel. And pa-press naman yung like button, yung thumbs up. Patamsak naman, mga lods, para ma-push yung content sa mga nangangailangan. Salamat, lods. Maraming salamat. Okay, ayun nga. Tanong ni Boss Rapiza. Ayan, Boss Eman, na pag nag-take ka ba ng whey protein or protein supplement, kailangan mo bang tumigil? Meron bang ganong recommendation? In my own opinion, mga lods, pwede ko mag-share siguro ng dalawang insight about this, no? So, first is, pwede kang mag-stop ng intake ng whey protein or any protein supplement. Let's say, I would suggest maximum of 3 months na intake. Tapos, mag-rest ka 1 month, 2 months. Tapos balik ka ulit to that 3 months at least na intake again of whey protein. Now, bakit ko nire-recommend to? Siguro yung protein intake lang mismo tayo. Kasi yung whey protein naman, lods, is made from milk. It's a milk, byproduct. A cheese byproduct siya. Ayun, yun ang whey protein. So, napaka-healthy nito, mga lods. So, in a way, hindi mo talaga kailangan i-stop ang intake nito. Pero kung gusto mo, on a safe side, if you're doing this just for healthy lifestyle, yan, kung kaya mo naman kunin yung protein sa diet mo, yun nga yung pinagsasabi ko palagi, hindi mo kailangan mag-supplement. Okay? Pero kung may nagsasupplement ka ng whey protein as a healthier option, as a healthier way, bring down your protein intake then after several months. Bakit ko nare-recommend yun? Siyempre, high protein intake, nagkakaroon rin ng hindi natin masasabi, na depende rin sa tao yan. Yung iba, nagkakaroon ng side effect. Alright? Yung iba, hindi nag-check properly ng kanilang health, ng kanilang liver enzymes, ng kanilang kidney health bago sila nag-supplement ng whey protein. Ayan. So, ito is for general info or for people na want to go for bodybuilding na just to look more fit, more healthy. Ayan. Go with, let's say, mga sinasabi lang cycle na 3 months intake, 1 to 2 months regular or from food ka mag-take ng protein, tapos after nun, balik ka ulit sa whey protein. Ganun lang. Yung pinaka, sa tingin ko, in my own opinion, yung pinaka safe route. Kung hindi naman tayo nagko-compete, kung we're in it for the long run, yan, okay naman yan. Number 2, pwede ko ma-share para sa inyo, lods, kung kayo, ito yung mga tao na nagko-compete, ito yung mga tao na talagang all out ang pag-push nila sa sarili nila, at yung people o tao na hindi masyado nakakakain ng protein from real food, is no need to stop taking whey protein. That's what I've said earlier na rin, mga lods, napaka-safe ng whey protein. It's a byproduct of cheese. Yung paggawa ng cheese, yung mga substance na lumulutang dun sa may, kunwari may vat sila, o parang yung timba, let's say, yan. Tapos gumagawa sila ng cheese, na found out nila na yung bula-bula dun, yung mga remnants, yung mga residue ng paggawa ng milk, tiningnan nila ang taas ng protein content. Mas mataas pa yung absorption rate nito sa pag-take ng egg protein. So, pag-take ng egg. So, bioavailability ng egg is 100
Okay? Yung bioavailability is means yung absorption rate ng ating katawan. Yun ang ibig sabihin nun. Yung bioavailability ng whey protein, mas mataas pa sa egg. Mas mataas pa sa 100. 104 o 100 pataas. Yan. Hindi ko na matandaan yung nakita ko na research before, pero ipost natin dito yung bioavailability ng whey protein yan. Tsaka yung bioavailability ng egg. Ayan siya, mga lods. Napaka-healthy na ito. Meron rin tayong mga elderly na hindi na masyado nakakakain ng meat, hindi nila ma-digest ang meat for their protein. Nag-take sila ng other supplements katulad ng whey protein, milk protein, yan. So, ayun. Napaka-healthy nito, mga lods. Again, as a disclaimer din, mga lods, na kung bago kayo mag-take ng any supplements, you have to check your body first. That means, pumunta ka muna sa doktor, magpag-go-signal ka sa doktor na pwede kang mag-start ng inyong supplementation at pwede ka rin mag-start ng inyong training program. Ayan, lods. So, yes, I hope na nakatulong sa inyo itong information na to. And kung meron pa kayong mga tanong, mga questions, comments, suggestion, lagay niyo sa comment section natin. Sasagutin natin yan on the next video. Ayan. So, kung nasan man kayo, guys, stay safe. I'll see you in the next vid. Peace.